Kape. Kape. Lahat tayo mahilig sa kape. Pero may sikretong i-share sa akin yung dating BIR commissioner sa code na kape. Ayan. Code, ha? Kape. Isa po itong code pagdating sa mga BIR officials. Kape. So, ano yung code na kape, Mr. Tax Specialista? Ano yung kape pag pinag-uusapan sa BIR? Bago ko ipaliwanag sa inyo ng medyo makabuluhan, eh dahil kay Fatima, ito, magaling na bookkeeper yan, nagpadala ng message, sabi rito, tara, libre nyo ko kape. Three words better than I love you. Tara, kape tayo. Naalala ko tuloy yung sinabi nung BIR official. Ito nga, BIR, mataas yan eh. BIR Deputy Commissioner. Dati siyang deputy. So, isa sa mga kanilang secret statement ay kape. Ibig sabihin, pag sinabi ng isang BIR official ay, tara, magkape tayo. Or, kailan tayo magkakape? Yung mga salitang yon, eh related yon sa kaperahan. Ibig lang sabihin, tara, kailan tayo magkakapera? Magkakapera. Magkape. Ra. Magkape. Ra. Yun, naintindihan nyo na? Or, magkapera tayo. O, magkape tayo. So, yun ho yung, pag nakarinig kayo niyan, binabanggitan kayo, o, kailan tayo magkakape? Magkakapera yun. Okay? O, magkape tayo. O, magkapera tayo. Yun ang ibig nilang sabihin. So, mag-iingat kayo sa salitang kape. Para hindi kayo maging biktima, magiging commodity kayo. Ang taxpayer dito, sasabihin ko lang, ang mga taxpayer dito sa Pilipinas ay isang commodity. Ang commodity kasi is from one hand to another hand, pinagpapalitan yan. So, pag na-audit ka ng BIR, si Revenue Officer 1, sasabihin niya doon sa Revenue Officer Number 2, magandang mag-ano yan, kausap. Kasi madaling kausap at madaling magbayad. O, commodity ka. Inililipat yung commodity from one hand to another hand. Ganun ang nangyayari. So, ang lecture ko sa araw na to is huwag kang maging biktima o magpabiktima o magkape. Ito yung strategy na naging effective sa Palawan. Okay? Palawan. Pag naka-receive ka ng letter of authority, ito po yung itsura niyan. May letter of authority sa gitna at ang ibig sabihin niyan, i-audit ka ng BIR. So, pag nag-audit ka ng BIR, kung masama ang budhi mo, maitim ang gilagid mo, eh, ikaw na mismo ang gumawa ng multo sa sarili mo. At, huwag po ninyong kalimutan na i-click or i-hit yung like button, ha? O kahit anong button dyan para mabit natin ang algorithm ng Facebook at ng YouTube. Thank you very much for your participation. So after that, ang ginagawa ko dito mga ka-taxpayer kong mahal, nire-request ko dun sa mga taxpayer na gumawa sila ng request for immediate audit. So ito po yung request for immediate audit. Ang laman lang po ng request for immediate audit, ano yung sinasabi ng batas? Kailan ka mag-o-audit? Saan ka mag-o-audit? Yun lang. So ngayon, itong mga BIR official na to, hindi marunong mag-audit yan eh. Yung mga biro, ay nako, hindi marunong mag-audit yan. So ang gusto nila, patagalin ng patagalin yan, i-prove sa boss nila na ayaw mong magpa-audit. So kahit na sinasabi mo verbally na gusto mong magpa-audit, ang report nila dun sa boss nila, ayaw mong magpa-audit. So kailangan may ebidensya ka na gusto mong magpa-audit. Yun yung purpose ng request for immediate audit. So, pag na-receive na yung request for immediate audit, natataranta yung mga BIR official. Sumasagot.
Okay, ito yung sagot nila eh. I-discuss ko yung kabuuan ng sagot na to sa mga susunod na araw. At pwede bang i-remind nyo ako sa pamamagitan ng pagko-comment niyan? At sabihin nyo, "Oy, Mr. Taxi Specialista, meron kang utang sa akin, ha? Hindi mo dinidiscuss yung letter tungkol doon sa reply ng BIR sa request for immediate audit." I-discuss ko ho yan kung i-remind nyo ako. So, pag ayaw mag-audit ng mga BIR officials na yan, nagpapadala ho tayo ng second warning to conduct field audit. Ah, lalo silang matataranta. Anong laman yan? Ganun uli. Second warning. Winawarningan mo lang, bakit tayo mo mag-audit? Diba? Bakit tayo mo mag-audit ganito? Ganoon, So, pag nataranta yan, magsusulat uli. Ito yung bagong sulat. Ito yung magandang sulat na dapat nating i-discuss. Kasi sa sulat na to, meron silang ikinabit na dokumento na pakikinabangan ng buong bayan. Ano yun, sir? Ito, papakita ko sa inyo. Pero kung gusto nyo yung i-discuss ko sa inyo in details to, i-post-post nyo na lang, basahin nyo na lang, dadahan-dahanin ko. Sabi, pause! Ayan, 1, 2, 3. Punta naman tayo sa susunod. Pause! Okay. Pause! 1, 2, 3. Pause! 1, 2, 3. Ito yung pinaka-importante. Nag-attach sila ng Annex A. Sa Annex A, sila na nagsabi anong date sila pupunta, anong time sila pupunta, saan sila mag-o-audit, at ano yung i-audit nila sa specific day. Ang ganda! Ang haba niyan, sir. Ang haba niyan. Hanggang page 2 yan. Ang ibig lang sabihin nito, sir, ganito sila magtrabaho. So, kung alam mo paano sila magtrabaho, hindi ka maluloko. Parang karpintero. Kung ikaw karpintero ka, alam mo paano gamitin yung martilyo at yung pako. Diba? Alam mo kung saan papaluin yung pako at saan babaon yung pako. Ganon din dito. Kung alam mo paano sila magtrabaho, alam mo kung saan babaon yung pako. Babaon ba yan sa utak mo? Sa puso mo? O babaon yan dun sa tamang lalagyanan? Diba? Ganon lang yun, sir. So, makokontrol mo ngayon sila. Simple lang. Ile-lecture ko uli. Sa susunod na lecture, i-remind nyo. Pag walang remind sa comment, wala tayong magagawa. Makakalimutan natin, di ba? So, i-discuss ko sa inyo yung request for immediate audit. I-discuss ko sa inyo ano yung reply nila sa immediate audit. Kapag umayaw sila dun sa reply sa immediate audit, may susunod, second warning. Pag ayaw nila, may third. Ano yon? Final notice before suit. Didemanda mo. Kasi sabi ng mga DOJ officials, yung mga prosecutor natin, kapag may ginawang kalokohan ng mga BIR officials o yung biro, didemanda mo. Huwag kang matakot kasi nasa batas ka. Hindi ko maintindihan doon sa mga BIR, sa mga government, sa mga taxpayer. Bakit takot na takot? Diba? Sumunod kayo sa batas. O kung bobo kayo sa batas, di, ang sagot dyan, maging matalino kayo. Ganun lang, yon. So, abangan ho ninyo yung mga susunod kong video at huwag nyo kalimutan mag-like. Maraming salamat, mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life.